Guys, ang weather conditions today. Hi guys, welcome back sa aming channel. So today, ang temperature ngayon ay negative minus 25, feels like minus 30 kanina umaga pagpasok namin. So ngayon minus 21 na lang, pero ang wind chill ay minus 25. Ano masasabi mo? Lamig. Sobrang lamig, guys. As in talaga yung lamig niya, yung dry talaga na masakit sa mukha. So kailangan talaga may proper ano talaga kayo dito. Pag dito kayo sa Saskatchewan mapupunta, kailangan may proper clothing talaga kayo. Talagang kumpleto, toque, and then yung meron kayong scarf, and then gloves. Tapos yung winter jacket na makapal, na talagang well protected kayo. Kasi lalo na iba kasi ang prairie winter talaga. Even sa Manitoba and Alberta, ganito rin yung ma-experience nila na winter. Masyadong masakit sa mukha pag na-expose ka ng matagal sa labas. Even mga kaano ko, guys, mga ka-work ko na dito na talaga pinanganak, mga Canadian, talagang ano talaga sila, hindi talaga pa rin sila ready pag ganito yung temperature, kasi nga sobra talagang lamig. As in, pag naglakad ka sa labas, masakit sa mukha, parang ano yung mukha mo, nasasaktan talaga pag na-expose sa sobrang lamig, and then matagal ka sa labas. Kaya guys, kung papunta kayo dito sa Saskatchewan, ano talaga kayo, mag-ready talaga kayo sa lamig, kasi iba talaga yung lamig dito. Kailangan nyo talaga mag-invest sa mga ano, pampaprotekta ba ng mga garments para maprotektahan kayo sa lamig. Yan, bili kayo ng toque, ng gloves, and then ng scarf para talagang pag naglalakad kayo, halimbawa bagong dating kayo dito sa Canada, syempre hindi pa naman kayo makakabili kagad ng kotse, syempre magko-commute kayo, especially pag ganito yung weather, bili kayo ng makapal na pang ano, pang antagon, ski pants ba tawag doon? Tawag dito yung mga ukay-ukay dito, yung Value Village, yung makapal na pants para pag naglakad kayo or ma-expose kayo sa labas ng matagal, kasi mag-aantay kayo ng bus, kasi by schedule nga yung bus dito, protektado kayo sa lamig. Ano? Heated na pants? Yun nga, yun yung ski pants. Ayun, ano, as in, nagbubugaw. So guys, yan yun ng ano, pampa ano ng road, yung nagbubuga ng asin sa road, kasi nga icing yung nga yung road madulas. Ayan, yan yung ginagawa ng City of Saskatoon. So kung napanood niyo yung vlog namin, guys, about dun sa sinabi namin sa Honda, yun winiwisikan ng city namin yung kalsada dito para hindi madulas yung daan. Ayan, ano ba, insult ba yun yung may halong ano, yung lupa ano, para hindi ba? Ano, para hindi icy, hindi madulas. Ayun, traffic na sa kabila, oh. Kaya heads up, guys, sa mga papunta dito sa Saskatchewan and even sa ano, sa Manitoba and Alberta, kasi ano yan, eh, prairie region din yan, so yung lamig talaga dito iba talaga. Ang pinaka worst ko na experience, negative 45, feels like negative 50 or 55 something, yung bagong-bago ko dito sa Saskatchewan. As in talaga, nagtatapon pa ako ng basura noon dun sa una kong work sa Tim Hortons. Talagang days lang talaga sa una, guys, pero pag tumagal na kayo, nakabuelo na kayo ng pamumuhay nyo here in Saskatchewan or sa iba pang part ng Canada, eh makakakuha din kayo ng car, syempre, eh mas malaking convenient din talaga kasi pag meron kayong sariling sasakyan, especially with this kind of weather. Traffic sa kabilang side, oh. May ibangkaan ba dun sa kabilang? Wala naman dun, kaya traffic. Ayan. Ang haba ng traffic dito sa kabilang side, eh.
lang ngayon ha, ang pinaka-worst talaga January to Feb. Talagang doon talaga nag-worst yung weather. Talagang laging negative 30, minus 30 ang temperature, tapos ang wind chill niya ay minus, feels like minus 45. Sobrang lamig talaga nun guys, as in. Kaya heads up sa mga papunta dito sa Saskatchewan. Ayun guys po. Mamaya mag-aano pa, negative 40 yung forecast eh, mamayang gabi. Kaya talagang delegates din talaga pag ito kayo mapupunta. Pero tiis-tiis lang, wala naman tayong ano, magagawa kundi magtiis. Sa pagbalamig, hirap yung makina ng sasakyan. Oo guys, kaya kailangan din ano, pag minus 30 pataas, kailangan i-plug in na yung car para hindi maano yung makina. Business. Grabe oh. Nagpa-foggy-foggy na. Medyo foggy-foggy ngayon guys. Biligay ng medyas na wool yung makapal talaga. Oo, oh, kaso mahal. Ayan o. Oh. Bilis ng truck na to eh. Sa camera guys, medyo maliwanag. Pero pag in person, yung talagang nakikita namin, talagang medyo foggy. Grabe. Actually talaga guys, let's face it talaga, since dito tayo sa Canada, talagang kailangan talaga natin pagtiis at itong lamig. Pero kahit na ganito, nararamdaman namin every year, parang di pa rin talaga kami sanay. Kahit na rin yung mga kapisig na kung puti eh, na Canadian, na talagang born and raised dito, talagang hindi rin sila sanay sa ganitong lamig. Eh, parang nasasaktan na yung balat nila sa sobrang lamig. Clothes layering ganyan dahil nga sa ano, sa weather mamaya kasi minus 40 mamaya eh, kaya talagang ayun, parang announcement na kailangan mag-wear talaga ng proper clothes ganyan. Actually guys, kahit hindi kilala yung winter jacket na mabili nyo, basta lang makapal at mapoprotektahan kayo, yun talaga ang importante. Kahit kasi pag branded mahal talaga yan eh. Actually, yung Canada Goose nga parang sobrang mahal. Never akong bumili ng Canada Goose kasi sobrang mahal talaga. Magkano yung? 1,000 mahigit. Nasa 1,000 and above. Pero talaga makapal siya guys, talaga. Kaso nga lang. Hala, ano nangyari doon? Ha? Overshoot, nadulas. Yan din ang mahirap eh. Nag-distract ako doon guys sa kotse kasi parang nahihirapan. Magpaandar ng kotse, nag-stop siya doon sa gitna ng kalsada. Ayun nga, basta kahit hindi mahal guys, basta makapal, tapos mapoprotektahan kayo, malaki pati ang bilhin nyo para pwede kayo mag-layer ng clothes. Yun ang pinaka-importante. Lalo na sa mga nag-aabang lagi ng transportation, ng bus, kasi nga by schedule yung bus. Mahirap din, lalo na pag ganun. Kaya, ayaw na rin sa mga bagong taga Saskatchewan and nagbabalak na pumunta dito sa Saskatchewan ganyan. Ayan si Kuya oh, naglalakad oh, well protected siya sa ano. Talagang naka-gloves siya.
Madulas nga eh. Naalala ko guys, no, nung bago ko yun sa Canada, wala pa si Jeff noon. Pag namimili kami ng ano, ng supply ba, yung gamit mo, diba, yung pagkain mo, kahit ang lamig-lamig, bibit-bit ka ng maraming ano, supplies mo na pagkain, diba? Tapos mag-aano kami, maglalakad kami sa bus stop, talaga, as in, mahirap. Sa una lang na mahirap guys, pero pag tumagal na kayo at nakapag-adjust, eh, yun, magiging okay na rin yung inyong ano, experience. Ayan guys, extreme cold warning ang naka-issue sa amin ngayon dito. Magma-minus 40 mamayang gabi. Kaya, ang lamig. Ayan. Ito problema guys, pag nakasalamin kayo, tapos, nagpa-foggy na. Kasi sobrang lamig. Tapos yung door namin, nag-frozen na. Ang hirap ng buksan. Kasi nasa malaking freezer kami. Yan ang buhay Canada, Saskatchewan. Ano matawag dito? Isang malaking freezer daw, ang sabi. Pag dito ka sa Saskatchewan, mapupunta. Sobrang lamig guys talaga, as in. Kaya, ayan, prepare sa mga bago nating, mga, pagbago lang kayo sa Saskatchewan guys, yun nga, prepare. And then sa mga kakarating lang sa Saskatchewan, hindi pa ito yung worst talaga. January to February talaga ang worst na winter condition kasi dry yung winter dito eh. Kaya sobrang lamig. So ayun lang guys. Thank you sa mga bago naming nanonood dito sa aming channel. Thank you sa mga bago naming subscribers. And kung may tanong kayo about sa way of life here in Saskatchewan, just comment down below and sasagutin po namin yan. Hanggang sa susunod po ulit namin na vlog. See you po next vlog. Bye!